12 PVL team nagre-reveal na ng players. Coach Roger never gave up kay Jem Ferrer. Malabanan, di nakasama. Pero bago yan, nag-VL sa gulubot na mag-subscribe, tiki notification bell para ka-PVL dito sa ating channel. Unti-unti na nga rin nabubo ang newest team na Capital One Power Spikers sa kabila ng maiksing preparasyon ng koponan. Idinetalya ng koponan ang kanilang pagkakapasok sa PVL at development sa kanilang recruitments sa mga ginagawa nilang patryouts. Sa nasabing press con at pa-welcome ng PVL sa Capital One, present dito ang team owners na sina Mandy and Milka Romero and coaching staff led by Coach Roger Gorayeb and former F2 team manager Coach Holly Reyes. Bukod sa kanila, present na rin ang ilang players na inaasang may sure spot na sa koponan. Ito ay sina former NextLed players Janine Navarro, former F2 player Ruby Estrella, and former Petrogas Angel Heather Ginoo. Bukod sa kanila, sigurado na rin sa koponan ng ilan sa mga bataan ni Coach na sina Aiko Urdas at Churel Singh na matagal ring napahinga sa volleyball matapos na mabuwag noon ang koponan nilang PLDT kung saan si Coach Roger din ang coach nila. Ngayon, balik PVL si Coach, balik PVL din sila. Ang hindi lang umano mga kasama sa mga alaga ni Coach ay si former HD Spiker Jerry Lee Malabanan. Maraming ang umaasa na sana'y makakuha ng team si Malabanan matapos na ma-release ng signal, pero misto lang magpapahinga muna ito sa volleyball matapos na mabakante. Pag-amin ni Coach, experience ang kailangan niya sa team na ito kaya naman kinuha niya mga well-experienced players na ito. Pero ayon naman sa ulat, hindi naman bumibigay o nag-give up si Coach Roger na makuha niya pa rin ang serbisyo ng kanyang anak-anakang si Jem Ferrer, nakasalukuyang nasa Chocomucho Flying Tyrants. Tila gusto daw talaga ng legendary coach na muli niyang makasama si Ferrer. Pero di na rin naman sila kapos sa setter, gayong sigurado na rin umano sa koponan ang dati ring bata ni coach na si Vira Guillema at si legendary Falcon May Makatuno as setters ng koponan. Bukod sa mga ito, inaasahan rin ang servisyo ng sa koponan ng isa sa top NCAA players ngayon and San Sebastian star Kath Santos na maglalaro for Capital One. Pwede kasi makapaglaro sa PVL ang mga NCAA players given na sila'y may special guest license mula sa Games and Amusement Board. Kampante ang veteran coach na sila'y makakabuo ng dissenting lineup na kaya makipaglaban sa mga PVL teams. Umabot ng 125 players ang dumalo sa patryout ng team na ikinagulat ng management at ng coaching staff. Pero balak lamang nilang limitahan sa 20 ang players nila sa kanilang roster kaya naman talagang paniguradong salang-sala ang mga players sa nakanilang makukuha. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya Romero sa pag-welcome ng PVL sa kanila na sa dugo naman na kasi talaga nila ang sports dahil halos karamihan sa kanilang pamilya ay mga atleta. Tiwala sila sa kakayahan ni Coach Roger ng habon ng isang matibay at competitive team in the future. Pero hindi ito overnight process lang kundi isang pangmatagalang panahon ang kailangang ilaan upang maabot ang tuktok ng liga. Ibinulgar din ang magkapatid na hindi natatapos sa PVL ang kanilang pagtulong sa volleyball kundi sila ay magsasagawa rin ng programs sa grassroots, mga probinsya upang mas mapaunlad pa ang sports sa bansa. Sila din naman kasi ay avid fan ng volleyball at PVL games. Perfect and best fit for 12 team in the PVL, yan naman ang impresyon ng PVL bosses sa sina Ricky Palu at Choni Boy Liao. Deserving umano ang mga ito na mabigyan ng slot sa PVL ang kanilang kumpanya. Malaking bagay ang sports mind ng mga Romeros, gayon din ang competitiveness nitong makipagsabayan sa mga established teams. Yan ang rason kung bakit pumabor naman sa kanila ang PVL na sila'y pagbigyan ng franchise. Sa Dura, TVL Zika 4, support this channel. Please subscribe, notification bell to be updated on the coming videos.